sorry. Praise cause you reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, let everything that has spread. Praise the Lord, praise the Lord, let everything that has spread. Praise the Lord, praise the Lord, let everything that has spread. Praise the Lord, praise the Lord. Give him the best clap offering. Lord, we welcome you in this place. We welcome you in this place, Lord. We thank you for everything. We thank you, Lord, because we have the opportunity to praise you. Even though we have different situations in life, but still, Lord, we choose to praise you and to worship you. Despite of everything, hindi ko alam kung ano yung mga nararamdaman nyo ngayon right now. Pero tuwang-tuwa ang Panginoon that you are here para bigyan siya ng time. And I know, ano man yung ina-expect mo ngayong hapon na ito, ibibigay ito ng Lord. Just be faithful to Him. And right now, as you worship Him, just be transparent. Just be honest with Him. Lord, we just want to surrender everything to you. Ano man ang nararamdaman ko, lahat ng struggles ko in life, Lord, I want to surrender everything to you. Lord, we love you, and I know you loved us. Thank you, Lord, for all the things na nararanasan namin. Pangit man to or maganda, we still thank you for everything. We just wanna bring offering to you through this worship. Come on. I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are? My dearest friend, this is my desire, yes Lord, to pour my love on you like oil upon your feet, like wine for like water from my heart. I pour my love on you. It praises like perfume.
till every drop is gone. I pour my love on you. I don't know. I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way? Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friends? Lord, this is my desire to pour my love on you like oil upon your feet. Like wine for you to drink, like water from my heart, I pour my love on you. It praises like perfume, I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love like wine upon your feet. Like wine for you to drink, like water from my heart, I pour my love on you. It praises like perfume, I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my God. I pour my love.
departed from my heart. I pour my love on you. In praises like perfume, I lavish mine on you. Till every drop is gone. Want to thank you for your love, for your unconditional love to us. Even though, Lord, hindi niloloko ka namin minsan, kung minsan hindi buong-buo yung pagmamahal namin, pero Lord, grabe ka magmahal. Grabe mo kami ingatan. And we are so thankful na meron kaming dearest friend, a dearest Father na malalapitan. In times, Lord, na nahihirapan kami. In times, Lord, na pagod na kami. In times, Lord, that we are in pain, Lord, you're still there. You're still there with us. Lord, we just wanna thank you for that love. And that love that we experience from you, Lord, ipaparamdam din namin sa ibang tao, Lord. Alam namin, Lord, na maraming in pain ngayon. But today, Lord,
Inaalis namin to in Jesus' name. Punuan mo, Lord, ng love ang puso ng bawat isa sa amin, Lord. Hindi kami mamimili ng mamahalin sapagkat, Lord, lahat kami ay anak mo. And Lord, today, just give a heart, Lord, a heart like yours, a passion, Lord, like yours. Lord, today, open our hearts and our mind as we receive your word today, Lord. We want to expect more from you, Lord, today. And today, kung sino man ang magsasalita ngayon, just give him an anointing that comes from you, Lord. Give him wisdom. Give him, Lord, a strength that comes from you. Lord, I know na pinili mo siya to preach your word and to encourage other people, Panginoon, through his life. And Lord, today we just want to thank you for everything you have done for us. We just want to thank you for our lives. We just want to thank you for all the struggles that we have. We just want to thank you for all the blessings that we have right now. We thank you, Lord. We praise you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's give him a clap of praise. And today po, wala po sina Pastor, Pastora si Diane, at yung ibang team nasa Masbate po sila for the mission. And patuloy po natin silang ipanalangin at naniniwala ko na magiging tagumpay ito in Jesus' name. Amen? And today, I just wanna... Ayoko na mag English. Gusto ko lang i-introduce sa inyo ang nag-iisang asawa nung kanina nag-bridge kaninang 10 a.m. Walang iba kundi si Kuya Sander Kokai. Come on, let's give him a clap of praise. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Morning. Siyempre, kasi pag morning, nandun yung lakas natin. Fresh pa, di ba? Fresh ka pa. Kaya pag may nasa lubong ka, sabihin mo lagi, good morning. Good morning. Gusto ko lang i-recognize yung ating mga VIP. So, palakpakan naman natin sila. Ayan. So, si Sofia Garcia, nandito ba siya? Ayan. Hello. Si Berm Lipio. Di ba? Shout out yan. Nate Man Cruz. Nate Man ba? Tama ba? Si Matt Cruz. Oh, yan. Tsaka si John Dieron Bon. Parang ano ah, pang Hollywood. Tapos si Leif Joshua De La Cruz. Yan. So welcome po. Welcome po at welcome po kayo dito. Siyempre, welcome. At ganyan din po yung mga nanonood online. Welcome po. Kung first time nyo pong manood dito, welcome po kayo. Welcome, no? Welcome. Sabi mo sa katabi mo, welcome. Ayan. Wait lang. Okay. Sino may Bible? Ayan. So, taas natin yung mga Bible natin. Okay. So, lagi nating tandaan, ito yung ating manual. So kung may mga bagong appliances, di ba, yung unang hinahanap natin yung manual. Kasi hindi natin alam ang gagawin. Tama? Hindi natin alam kung paano pagganahin. Di ba? Inoon mo, hindi pala nakasaksak. So, lagi nating tatandaan na ang ating Bible, ito po yung ating manual at lagi natin dapat binabasa. So ang isishare ko po ngayon, it's all about we are called to be firm. Yan. Yung sa iba, to be firm. Yan. To be firm. Okay. So, ang ating key verse for today is Matthew chapter 7 verses 24 to 27. So, medyo mahaba-haba siya. So, sabi sa verse 24, everyone who hears my teaching and applies this to his life can be compared to a wise man who built his house on a rock, an unshakable foundation.
Sige, tuloy muna natin. When the rain fell and the flood came, with fierce winds beating upon his house, it stood firm because of strong foundation. Sabihin mo sa katabi mo, foundation. Yeah. Foundation. At tuloy natin. Ano ba yan? Okay. Sabi sa verse 26, but everyone who hears my teaching and does not apply to it to his life can be compared to a foolish man who built his house on a sand. When it rained and the flood came with winds and waves beating upon his house, it collapsed and was swept away. So nasira. Dahil daw, kasi walang foundation. Yan, foundation. So, ano bang ibig sabihin ng foundation? Ang ibig sabihin ng foundation, according kay Manang Miriam, si Manang Miriam, having a solid, almost unyielding surface or structure, strongly felt and unlikely to change. So in Tagalog, di matitibag. Yan. Di magalaw. Kahit lumindol yan, gagalaw ng konti, pero nakatayo pa rin. Kahit bumagyo yan, hindi tumutulo. Hindi hinahangin yung bubong, di ba? So ibig sabihin, firm siya. At naway sa ating lahat dito for today is maunawaan natin yung sinasabi sa actually ito parable, di ba? Parable of the wise and the foolish man. Okay? So let's close our eyes para let's pray for God na ma-receive natin today yung kanyang word. Lord, thank you po for this opportunity. And thank you for the love that you're giving us. Thank you for the life, Lord, na nandito kami ulit ngayon, na nakakapakinig ng iyong word. Lord, gabayan mo po kami, clear our hearts and clear our mind so that we can understand, Lord, what you want us to do. And marinig namin, maisabuhay namin, at mai-apply namin, Lord, sa buhay namin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Hey, so ano daw ang sinasabi ng verse na yan? Di ba? Ang sabi dyan, merong flood, merong wind, merong waves. Di ba? So sa panahon natin ngayon, kasi matitibay na yung mga houses ngayon, di ba? Tama? So pag bumagyo, okay lang. Hanggat may kuryente, pwede nanonood ng Netflix, chill time, ayan. Pero hindi yun ang tinutukoy ni Lord dito. Ang tinutukoy niya dito is yung sarili natin. Yung spirit natin. Yung soul natin. Na kahit anumang mangyari, hindi tayo matitibag. At tama ba na lahat ng tao may problema, may trials, may temptation? Kasi given na yan eh. Inevitable na yan. Nasabi nga ni Thanos, I am inevitable, di ba? Kasi ayun na siya, di ba? Certain to happen daw siya. Inevitable yan, kahit na kay Lord ka, kahit wala ka kay Lord. Lahat ng tao makakaranas ng trials, ng problema. Sample, si Judith. Judith, di ba? Yan dyan. Pag kumakatok na si Meralco, yan, di ba, alam mo na, uy, bayaran na, di ba? Minsan, ano ko, nagastos ko. Yeah, ganun. So, yan yung mga trials. Yung mga problems natin. Hindi ko alam kung ano yung mga problems natin dito. But, real talk, meron tayo. Kahit ngayon nakikinig ka dito, nakangiti ka. Yes. Diba? Meron. Siguro wala kang pamasahe, pauwi. Diba? O, hindi ka pa nakapaglaba. Diba? So, okay, mamaya aalis kayo ng parents mo kasi Father's Day, di ba? So, marami tayong mga pagsubok, pero ano nga ba dapat yung inaasahan sa atin ni Lord? Di ba? At kahit anak ka ng Diyos, siguradong dadaan ka sa problema.
Storms of life yan eh. Mula nung pagkabata tayo hanggang sa pagtanda natin. Meron yan. Meron yan. Hindi ko alam kung may tao bang walang problema. Di ba? Siguro kung wala kang problema, good for you. Ayan. Nasa'yo na lang lahat, di ba? Nasa'yo na ang lahat. Di ba? Okay. At dun sa parable na binasa natin, dalawang tao yung tinutukoy. Yung isa si Rocky. Ayan, si Rocky. Hindi si Rocky Balboa. Si Rocky. Tsaka si Sandy. At hindi rin po yung anak ko yun. Letter S yan. Letter S. Ayan. Ano bang ibig sabihin nung Rocky? Rocky is solid. Diba? And Sandy is loose. Not firm. Sino na nakaranas dito mag-beach? Yes. Siyempre lahat. Diba? Yes. Diba? Summertime. Okay? Tapos, gumawa ka ng sandcastle. Diba? Pag umalon, inabot yung sandcastle mo, anong nangyayari? Nawawala, di ba? Nawawasak. Pero magtayo ka ng sandcastle doon sa may batuhan. Pag umalon, di ba? Hindi abot. Hindi abot, di ba? Pero, ayun yung sinasabi sa atin dito. That we must be solid. Di ba? At, itong verse na to, hindi siya naka-direct eh. Kasi, di ba ito yung time na nag-minister si Jesus Christ doon sa mountain. So, lahat ng kausap niya doon, followers. Sabihin mo sa katabi mo, followers. Followers. Yan. So, yung iba doon, nakikinig. Listener. At yung iba din doon, nakikinig pa rin. Hearer, di ba? So, dalawang klase ng tao din. So, ano bang difference nung hearing at saka ng listening. So, hearing is simply the physical process of perceiving sound. Yan. So, narinig mo lang, pero hindi ka wala kang reaction. Di ba? Pag merong bumbero, di ba, naririnig lang natin. Anong ginagawa mo? Nagpapanik ka ba? Di ba, hindi? Ayan. Pero, kapag may inutos sa yung nanay mo, hindi yun bumbero ah. Maingay lang pero hindi yun bumbero. So, pag inutos na sa'yo, Sander, bili ka nga nito. Diba? Anong usual sagot natin? Yeah, wait lang po. Diba? Wait lang. Diba? Minsan, ba't ako? Diba? Ba't ako iba na lang? Diba? So, ayan. So, hearing is no comprehension. Ayan. Narinig mo lang. Tumagos lang. Ito na ano tayo sa school. Ginto ko dati. Pag nagsasalita yung teacher, hindi ako nakikinig. Yeah. Pero pag may pinagawa siyang assignment, hindi ko alam gawin. Kaya aralin ko ulit. Yan, no? Ako naman ang mag-aaral. So, doble effort. Okay? So, listening naman involves understanding and responding to what you've heard. Yan, yung utos ni nanay. Tapos kung ano yung sabihin sa'yo, nagre-react ka. So hindi po reaction yung wait lang. Response yun, response lang. Hindi yun reaction. Okay? Reaction, meaning may action word kang gagawin. Okay? Hindi ko na... Ang word ni Lord ay malaya mong naririnig na sa'yo na kung paano mo ito tatanggapin. Diba? Lahat tayo nakakapakinig. Lahat tayo may tenga. Diba? Kung may hearing problem ka, di ba, may hearing aid. Diba? Nakikinig pa rin, nakakapikinig pa rin. Pero ang difference lang natin sa isa't isa is kung paano mo tatanggapin. Paano mo isa sa buhay. Paano mo i-take into action yung lahat ng teachings ni Lord. Okay? So being a good listener is a character. And, lagi nating sinasabi, a decision. So, decide mo na. Susundin ko ba yung sinasabi ni pastor? Susundin ko ba yung sinasabi ng leader ko? Susundin ko ba yung sinasabi ng magulang ko? So, meron pa rin tayong decision. And it's our free will
kung ano man yung mangyari, yun na yung ano natin, action natin. So nakapag-decide ka na, yun na yung action mo. Okay? So, okay. Doon muna tayo sa a foolish builder. Okay? May okay ulit. So, from Matthew 7, chapter 7, verse 26, sabi dito, "But everyone who hears my teaching and does not apply it to his life can be compared to a foolish man who built his house on sand. When it rained and the flood came with winds and waves beating upon his house, it collapsed and swept away." So itong foolish builder, nakikinig din siya. Diba? Gumawa nga siya ng bahay niya eh. Nakikinig siya, gumawa ka ng bahay mo para maging safe ka. Sabi niya, "Yes, Lord." Pero namili lang siya. Namili lang siya ng ano niya, ng foundation niya. So number one some characters ng foolish builder. Number one, shallow. Mababaw. Ito yung mga Christian na emotional and situational based. Di ba? Ganito ako dati eh. Diba? Si Lord, Panginoon ko lang. Diba? Lord, Panginoon. Di ba? At situational based, pag may sakit, ay pag-pray natin. Diba? Pag naghahanap ng work, tara pag-pray natin. Diba? Pastor, pag-pray mo naman kami. Sasabihin din kay Pastor, kailangan kasi namin ng ganito, may ganito kasing situation, di ba? At ginagawa natin siyang last resort. Ayan. So, huwag kang shallow. Di ba? Huwag kang emotional. Nagalit. Nirebuke ka lang. Ayoko na dyan. Ayoko na sa'yo. Di ba? Ayoko na dyan kasi pinapagalitan ako. Di ba? Tama. Di ba? So, ito yung mga may konting problema lang, ipapagpapalit na agad si Lord. So, mabilis kalimutan ang mga ginawa ni Lord sa buhay nila. Ibig sabihin, talaga mababaw. Ito, napapansin ko din, pag, di ba may mga nagpapapay for business, for work, yan, sige, pagpapay natin. Pagpay natin, sige, after a few months, nagkaroon. Tapos, kinabukasan, the next week, asan si ano, ganito? Ah, wala po, may, ah, sige, nag-uumpisa pa lang. Next week, wala na, asan si ganito? Wala na po. Hindi na po nakikipag-communicate. Ayan, yung binigay lang sa'yo, tapos umalis ka na. Diba? Yun yung mga, ano, situational base. Aray ba? Actually, ganito ako dati. So, pag nandito ako, ayan, nakikinig lang ako, nakaupo lang ako. Kahit nag-a-usher ako dati, nakaupo lang din ako. Ay, nakatayo pala. Usher eh. Ba't kayo nakaupo? Hindi, joke lang. So, ayun, di ba? Ano nga ba ako? Ayan, usher, di ba? So, hindi ako nakikinig kay Pastor. No? Tumatagos lang. Sander, may gagawin tayong ganito, may project tayong ganito para sa church. Yes po, Pastor, yes. Pero pag next week na, nagmamadali ako umalis. Magmamano ako kay Pastor pag maraming tao sa paligid niya. Kasi alam ko, pag solo lang siya, kakausapin niya ako. Ipa-follow up niya ako dun sa mga pinapagawa niya. Which is, hindi ko talaga sinisimulan. Kasi hindi pa ako dati naniniwala. Di ba? Sabihin mo, noon yun. So number two point natin, a foolish builder is scared. So takot. Living in fear and worries. So, balik tayo kay Judas. Tsaka Juna. Yeah. Natatakot tayo. Eh, wala tayong tiwala kay Lord. Kasi you're living in fear. Yan. So walang kapanatagan sa spirit. Minsan kala mo yung katabi mo or ikaw mismo, di ba? Kala mo tahimik lang si Mark, tahimik lang. Tahimik lang siya, pero in deep inside
naglalaban, may gera. Diba ganun? Yung hindi pinapahalata pero may naglalaban sa loob niya. Pansin ko to dun sa mga ka-cell group ko dati. Tahimik lang. Pero the next, malalaman mo na lang na may ganito yung nangyari. Ganun. So, wag dapat nating itago sa loob natin. Ilabas mo. Sabi mo, ilabas mo yan. Ayan. So, kaya meron tayong life groups. Meron tayong church. Para ma-share mo yung nilalaman ng puso mo always. So, wag tayong magtatago. Kasi kapag hindi pa natag yung spirit natin, yan na. Nag-uumpisa na tayong matakot. Worries, takot, tapos minsan sunod-sunod. Diba? And that's the time dapat na lumalapit tayo kay Lord. Kasi yung iba sa atin, diba? Kung kailan maraming problema, saka umaalis. Magpapahinga muna ako. So, sino tutulong sa'yo? Diba? Si Lord lang. Yeah. And sabi mo sa katabi mo, kapit lang kay Lord. Yan. Ito pa, tamang-tama ako lagi dito. Kayang ipagpalit si Lord sa trabaho dahil takot magutom at mawalan ng pera. Di ba? Sino walang pera? Yes! Yes! Yun, di ba? Oh. So, kahit wala kang pera, dapat masaya ka. Kasi, kay Lord tayo. Yeah? So, ito talaga, matagal ko lang pinagpipray, pero next time ko lang isi-share. May live pala. Baka maano. Ayan, di ba? So, tama na yun. Ano lang, spoiler. Ayan. At minsan ginagawa talaga natin si Lord na genie. Yeah, genie. Lord, pahingin naman ng ganito. Diba? Lord, baka naman. Diba? And again, ginagawa natin siyang last resort. Which is dapat hindi kasi always remember, God is our source. Source of everything. Source of wealth, source of happiness. Diba? Sa kapanatagan, sa peace. Lahat yan kay Lord. Tayo lang ang hindi lumalapit kay Lord. Diba? So before ka pa dapat mag-decide sa isang bagay, dapat founded na ni Lord. Dapat kami mag-asawa, lagi kaming naghahanap. Pag may gusto kami, may plano kami, dapat mayroong guidance in word ni Lord. Dapat confirmed. Sabi mo sa katabi mo, confirmed. Yeah. Confirmed. Hindi yung banat tayo ng banat. At minsan, yeah, tayo rin yung natatakot sa sarili nating gawa. Tama, di ba? Tapos yun, may hiya na tayo, hindi na tayo makikipag-usap. Sabi mo sa katabi mo, di ba? Huwag ganun. Amen. So, hanapin natin ang source. Huwag yung resources. Yung nagbibigay, hindi yung binibigay. Di ba? Kasi yung resources, madami yan. Sabi sa Bible, abundantly bibigay sa atin ni Lord yung kailangan natin. Abundance is kahit hindi marami, hindi ka nawawalan. Diba? Di ba may anong ganun, yung hindi nawawalan ng laman, parang ganun. So kahit kuha ka ng kuha, pagtingin mo, puno pa rin. Ayan, di ba? So ganun yung abundance. Sabi sa Philippians 4:19, "And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Diba? Sabi niya dito, "And my God." Hindi, "And my job shall supply all your needs." Diba? "And my parents shall supply all your needs." Hindi, "Oh, and my husband." Diba? Or, "And my wife shall supply all my needs." Sabi dito, "And my God." Kasi siya ang may hawak ng riches. Through what? Through our foundation. Which is Christ Jesus. Okay? So number three, characteristics ng ating foolish builder is surviving. Ito yung mga tao na
alam mo yung term of survival of the fittest. Hindi fetus, ah. Fittest. Kung sino pinakamalakas, siya yung magsusurvive. Diba? So, tayo yung, ito yung panahon na ano tayo, que sera sera. Whatever will be, will be. No? Ito yung mga idol si Batman. Diba? Bahala na si Batman. Diba? Ito yung may mga gang. Yung bahala na gang. Diba? Bahala na. Bahala na. Tara. Tara, tara. Diba? So, dapat buhayin natin sa sarili natin yung pagsunod kay Lord. Dapat buo. Kasi minsan, sariling diskarte natin, sariling pamamaraan natin, na wala tayong tiwala kay Lord. Diba? Ito yung mga sumugod muna, pero walang baril. Diba? Pagkasugod, ay, wala pala akong baril. Lord, wala akong baril. Diba? Anong ginagawa? Tumatakbo. Diba? Nasa war ka, diba? Hindi ka naman pwede makipagsuntukan dun, babariling ka, diba? Diba? Hindi ka si, ano, si Rocky. Okay? So, yung pang-apat na characteristic ng foolish builder natin is hypocritical. Yan, ito yung pinakamalupit. Pero hindi pa ito yung huli. Yan. So, ito yung pretends to have virtues or qualities that he or she does not have. Yan. Person whose actions contradict their stated belief or feelings. Diba? Ito yung lagi nating sinasabi na practice what you preach. So ito yung taong nagsasabi nang hindi naman niya ginagawa. Di ba? Nako. Sino dito yung mga ano, nagmomotor na walang lisensya? Minsan galit na galit tayo dun sa mga ano, di ba? Galit na galit tayo sa mga kamote riders, di ba? Yung mga umo-overtake, ganyan. Pero ikaw, wala ka palang lisensya. Di ba? Galit na galit ka sa kapwa mo. Di ba? Di ba? Yung wala kang helmet, di ba? Galit na galit ka. Minsan, ganun tayo, di ba? Minsan, nagagalit tayo na hindi natin na nararamdaman or naiisip na ganun din tayo. Di ba? Galit na galit ka sa kalat. Pero pagpunta sa kwarto mo, parang binagyo, di ba? Di ba? Kwarto mo, kalat-kalat. So, practice what we preach. Kung ano yung sinasabi mo, yun din dapat yung ginagawa natin. At kung hindi mo kayang gawin, huwag mong ipagawa sa iba. Di ba? Kasi yung sinasabi nun, pag hindi mo kaya, ipagawa mo sa iba. Huwag ganun. Di ba? Kasi, yung character mo, yun yung tinitignan. Kung ano yung sinasabi mo, dun sila nagpa-found, nagkumukuha din ng foundation, lalo-lalo na yung mga, ka-cell group, yung mga parents natin, yung mga kapatid natin, kung ano yung nakikita nila, yun ka. So hindi ka pwedeng mag-insist or magturo nang hindi mo naman ginagawa. Diba, minsan kaya tayo nasasabihan na pa-church-church ka pa. Yeah. Hindi ka naman nagugas ng pinkan, di ba? Ganun, mga simple lang tayo. Yeah. Pero dapat, again, practice what we preach. Ito minsan yung downfall nating mga Christians. Na kahit nakikinig tayo, wow, blessed na blessed ako, Sunday. Ang galing ni Pastor. Pag-uwi mo, di ba, dun na makikita. Wala kang ulam, di ba? Gagalit ka lang, magwawala ka doon. Pero, ngayon ang sabi natin, gawin natin yung tama. At nagpapakabait tayo, hindi dahil gusto nating mapunta sa langit. Nagpapakabait tayo kasi tagalangit na tayo. Amen. Credit to Mark. Yan. At number 5, a foolish builder is a manipulative person. So people who manipulate others and attack their mental and emotional sides to get what they want. Mm-hmm. Diba? Ito, lagi to sa mga leaders. Namamanipulate na pala natin yung tao na under our care. Wala na palang under our care. Na tinutulungan natin. Diba?
namamanipulate na natin, na ginagamit natin yung turo ni pastor, yung sa Bible, na para papasunod sila. Na ginagawa nating panakot si Lord. Pag ganito, sabi sa verse na ganito, pag hindi ka sumunod, di ba? At tayo yung nagiging ganun. Which is dapat tanggalin natin. Kasi nagiging foolish builder ka na. So dapat, nare-raise mo yung tao na pinagkaloob sa'yo ni Lord. Or even your family. Nare-raise mo na nabibless sila pag naandun ka sa bahay. Nabibless sila pag naandun ka sa school. Yung mga kaklase natin, mga teachers. Yung mga ka-office natin, nabibless sila sa'yo. Dahil pag naandun ka, di ba, may puntahan sila, may tanungan sila. At hindi related sa church. So dapat, ipinapamuhay natin. At hindi tayo nagmamanipulate ng tao. So, discernment. Kailangan natin ng discernment. Okay? So, doon naman tayo kay Wise Builder. Okay? Sabi sa Matthew 7, 5 flash na lang po, everyone who hears my teaching and applies it to his life can be compared to a wise man who built his house on a rock, an unshakable foundation. Yan. So if you are if you have a strong foundation in the word, if you listen carefully, you have strong foundation in Jesus. So hindi tayo namimili ng ano verse lang. Tapos yung iba hindi mo susundin. Ay, hindi yan applicable sa akin, di ba? Lahat po applicable yan. Kasi manual to ng buhay natin. Lahat sa atin applicable, kay babae ka, kay lalaki ka, kay sira-sira. Di ba? Kahit anong estado natin sa buhay, ito talaga yung manual natin. Kung hindi mo to sinusunod, hindi ka daw para kay Lord. Sabi dito. Di ba? So ang characteristic ng wise builder naman is that we are saved. Yan, saved. So, yung life natin may assurance. Assurance. Okay? Ano ba yung assurance? Ayan. So, sure ka. Di ba? So, sino dito yung sure na? Sure na? Sure ka na ba? Sure ka ng sa langit ka? Di ba? So, dito, you know that you have destiny. Destiny. Ibig sabihin, kung estudyante ka, mag-aral ka. Yeah. Hindi yung estudyante ka, kung ano yung ginagawa mo. Yeah. Kung nag-work ka, mag-work ka. Hindi yung natutulog ka lang. Yeah. Ano yan? Kung ano yung destiny mo, dapat yun ang gawin mo. So, we follow the seasons of life. Mag-aaral tayo, mag-work tayo, mag-iipon tayo, mag-aasawa tayo, mag-anak tayo, tatanda tayo, at mamamatay tayo. Yun, excited ka. Excited ka. Wag muna. Wag muna. Di ba? So, wag magmamadali. Season nga eh. Di ba? Estudyante ka pa lang, gusto mo nang mamatay. wag. Kasi marami pang ipapagawa si Lord sa atin. Amen? So your priority determines your destiny. So if Jesus is your priority, He's your destiny. So pag hindi siyang priority mo, hindi yun ang destiny mo. Destiny mo, trabaho. Destiny mo, Shota, di ba? Destiny mo, ano, di ba? So sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. So siya na pala yung foundation natin eh. So wag ka na magdagdag ng ibang foundation. Yung work mo, yung jowa mo, hindi ba maiwan, di ba? So, yung mga problems mo, ginagawa mong foundation, di ba? Tapakan lang yun po. Hindi siya foundation. Ayan. So,
if you are a wise builder, again, you are safe. Third point. Okay. Life under His protection. Third na ba? Second pa lang. Okay. Life under His protection. We are safe, di ba? Lagi tayo nagpe-pray, Lord, for protection. Di ba? So, pag pinamuhay natin yung prayers, malaki talagang, ano yan, malaking tulong. At hindi lang siya tulong, protection talaga siya. So, merong magkakaroon, di ba kanina, gulong-gulo yung utak nung foolish builder. So, ngayon, your mind will be at peace. Not just your mind, your soul also. So, wala ka nang iniintinding problema. Peaceful ka lang. Pero hindi ka rest in peace, ha? Peaceful ka lang na kung may dumating si yung mga due date, dumating yung problema, may mga problema na nakakaharap, ano lang, chill ka lang. Yeah. Ang problema lang yan, sige, solusyonan natin. Yeah. At meron kang kamanatagan. Yeah. Peace is not the absence of war. Ayan. But the stillness of your spirit. Diba? Kasi pag iniisip nating peace, dapat may gera muna, di ba? Hindi po. Sa puso natin yun. Sa isip at sa kaluluwa. Kung peaceful ka, hindi ka matitibag. Kahit anong problema ang dumating, hindi ka mamumove. Kasi meron kang foundation na matatag. Wait lang po, nagcha-Chinese. Okay. Sabi sa Psalms chapter 18, verse 2, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold." Diba? Ang dami. May rock na, may fortress pa, may strength pa, may shield, salvation, tsaka stronghold. So, ba't ka palilipat sa iba? Yeah. na kay Lord na ang lahat. Yeah. Hindi lang kay ano, kay, sino ba yun? Daniel. Diba? Na kay Lord na ang lahat. Ibig sabihin, ito yung example ko dun eh. Sinong nakakaalam ng lighthouse? Hindi yung singers, hindi yung ano. Yung, ang tawag sa Tagalog nun, bro? Parola. Ayun, di ba? Yung nag-guide sa mga barko. Di ba naka-build siya sa rock, usually, sa mataas na rock. Wala pa akong nakitang lighthouse na naka-build sa sand. Di ba? Lagi siya doon. Kasi kahit anumang bagyo, kasi pag binagyo po yung beach, ang lakas ng mga alon nun. Aampasin talaga yung itutulak talaga. Sino nakapag-beach ulit? Di ba? Pag nagbe-beach ka yung wave, tinutulak ka minsan at natatumbling ka. Kung ano-ano yung nangyayari sa'yo doon. Ano pa lang yun? Normal pa lang. Normal condition pa lang nung beach. Nung dagat. Pero pag may mga storm, matataas po yan. Aabot po yan hanggang dun sa may red. Yung mga alon dyan. Pero, di ba? Hindi sila na natitibag. At, ito yung malupit. Nakakapag-guide pa sila during storm. Amen. So dapat tayo maging ganun din. Na during our problems, during our struggles, hindi tayo yung nagmumukmok sa gilid, lumalayo. Tayo yung nandun sa front line. Na pinoprotektahan mo pa rin yung mga tao na nasa paligid mo. Yun ang isang wise builder. Sabihin mo, wise builder. Wise builder, wais. Hindi lang po mga nanay ang wais. Hindi lang yung pagiging matipid ang wais. Okay? And if you are a wise builder, you are satisfied. Yan. So ano ba yung satisfied? Sabi natin kanina, living in abundance and prosperity. So hindi man madami, pero hindi nauubos. So abundance is only by God. Yeah. And kapag nasa Panginoon ka, hinding-hindi ka magkukulang. Tama ba?
ito na experience ko dati. Nung wala pa ako sa Lord, laging nauubusan. Yung quincenas katapusan. Tapos, wala pang quincenas, wala ka nang pambili ng pagkain. Ano na, ang tawag namin doon, ano ka na, di ba? Pecha de peligro, di ba? Eh, 1 week pa bago magsahod. So, iipunin mo yung 100 mo sa isang week. Ano kayong kakainin ko, di ba? Itlog. Itlog muna, tapos bukas pansit canton, tapos bukas itlog ulit. Di ba ganon? Yung mga, ano tayo, nagkukulang. Ayan. Pero pag nakasakay Lord tayo, hindi tayo magkukulang. Abundant blessings. Abundant lahat. Yeah. So trust in the Lord, sabi sa Proverbs 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall, ang sabi, direct your path. Diba? So trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So dapat, ito, naranasan ng mga taga, ano dati, di ba? Yung nung umalis sila sa Egypt, mga Israelitas. Wala silang pagkain sa desert. So, naghanap sila. So, binigyan sila ni Lord ng mana. Ayun yung kinakain nila. Di ba? Merong provision. So, kung ikaw, kung tayo, wala tayong makain, huwag nating sabing, oh, patay na tayo. Diba? Last meal na natin to. Parang last supper nyo na, no? So, mag-pray ka lang. Lord, wala kaming kakainin bukas. But Lord, yung kinabukasan namin, yung bukas, yung araw bukas, Lord, sa'yo. Kung ano man ang paggawa mo sa amin, go po, go Lord. Diba? At hindi ako naniniwalang hindi ka bibigyan ni Lord ng provision. Kasi yung mga nasa desert nga, binigyan niya eh. Yan, yung desert, wala kang pagkukunan dun. Pero nabuhay sila ng 40 years. Di ba? Ikaw, isang oras ka palang gutom, patay, mamatay na ako. Di ba? Isang oras palang di nakakakain eh. No? Galit na galit ka na. Ayan. Okay? So, do not merely listen to the word. Ay, okay. Yes. And so deceive yourself. Sa James chapter 1, verse 22 po. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Sabi ni Lord dito. Ito na. Ito na talaga yung sinasabi niya. Yan na nga. Yan na. Do what it says, sabi niya. Meron ba tayo dyan? Okay. Again, I repeat, James chapter 1, verse 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Hearing, action. Diba? Hindi lang yung hearing natin. Oh, blessed na blessed ako. Nakapakinig ako. Nakapakinig. Diba? Ano in-expect sa'yo? Diba? Nagawa ko to. Yun yung magandang testimony. Nagawa ko yung napakinggan ko. Nangyari sa akin yung napakinggan ko. Dahil, wise builder ako. Nakinig ako. Yeah? Okay? So, being firm, balik tayo sa title natin, di ba? Ano tayo ngayon? Being firm will make you, unang-una sa lahat, kapag wise builder ka na, nagiging firm na yung foundation mo. Ito na yung mga mangyayari sa'yo. Yan. Magiging disiplinado ka na. Disciplined. Ito personal. Yeah. Ability to move forward, stay motivated, and take action. Regardless of how you're feeling, physically or emotionally. Diba? So pag disiplinado ka na, pag Sunday, mag-church ka. Diba? Kahit umuulan. Umulan lang, hindi ka na nag-church. Yeah. Di ba? Kahit masakit yung katawan mo. Di ba? Kuya, nag-gym ako kahapon eh. Medyo
Masakit yung katawan ko eh. Yung iba, kuya, nag-fun run ako eh. Hindi ako makalakad, di ba? Yun, di ba? May mga reason tayo at hindi ka disiplinado pag ganun ka. Kasi ginagawa mong hindi ka motivated. Diba dapat ang motivation natin every Sunday mag-church ka. Kasi excited ka na makakapakinig ng word ni Lord. Ano kayong sasabihin ni Lord sa akin ngayon? Nung nanliligaw ako kay Jen. Araw-araw gusto ko siyang makita. Kasi excited ako kung ano yung mapag-uusapan namin, di ba? Saan kami kakain, di ba? Ano yung mga, di ba? Dapat ganun din tayo kay Lord. Yung excited ka hindi lang Sunday, di ba? Pero ngayon, Sunday na nga lang, hindi ka pa makapunta. Tama. Di ba? Regardless of how are you feeling, emotionally, drain ako ngayon, kuya. Hindi ako pwedeng makinig kay Lord. Hindi. Emotionally, si Lord ba may kasalanan? No? So punta ka sa church. Di ba? Physically or emotionally. Yung mga disciples dati, di ba? Kahit pinagpapapalo na sila ng mga guard, di ba? Si Paul, pinagpapapalo na, kinulong na. Nung lumaya, balik ulit siya, nag-preach ulit siya. Di ba? Ano yun? Parang, di ba? Pag tayo yung nandun, parang walang nangyari. Pag tayo yung siguro yung nakakakita kay Paul dati, baliw siguro to, di ba? Sabihin natin, kasi pinagpapalo ka na eh. Pinagpapalo na, kinulong ka pa. Dahil sa pagpipreach kay, dun sa, kay Jesus. Tapos kinabukasan, pinalaya ka. Sabi sa'yo, huwag ka nang uulit ha. Di ba ganun yung mga pulis? Huwag ka nang uulit ha. Paglabas niya dun sa presinto, sige, preach ulit. Di ba? Walang takot. At disiplinado kasi alam niya na yung anong gagawin niya. Which is, dapat sa atin, every reason should have a solution. Di ba? Kung may reason ka, kuya, umulan, hindi ako makakasama. Anong solution dun? Magpayong ka. Umuulan lang eh, di ba? Magkapote ka. Ayaw mo, maligo ka sa ulan. Magdala ka ng damit mo. Itali mo sa plastic. Di ba? Kuya, wala akong pamasahe. Ha? Aligo na. Wala akong pamasahe, kuya. Anong gagawin mo? Pwedeng maglakad. Pwedeng makiride. Di ba? Makiride. Ay, magpasundo. So marami tayong reasons na pwede namang solusyonan. Marami tayong reasons na pwede namang bigyan ng paraan. Pero nililimit kasi natin yung sarili natin sa mga reasons na to. Kami mag-asawa matagal nang walang yaya yung anak namin. At di ba nagpupunta kami dito? Nag-home office kami. Sabi kasi ni Pastor, mag-home office kayo. Dito sa Master's Touch. Pero inisip namin, siyempre inisip muna namin, walang mag-aalaga sa anak namin. Night shift yun eh, mag-isa niya sa bahay. Ang anong naman magtitimpla ng sarili ng dede ang anak namin. Tapos, ang ginawa namin, sinama namin. Sinama namin dito. So laging, nung nakita namin pwede, di ba, binilan namin ng kama. Maling-maliit yung folding. Kasi pwede. May solution. Pumapasok pa yan ng umaga. Sabi nyo, ang lupit mo naman, kuya. Ginawa mong night shift yung anak mo. Bata pa lang, graveyard shift na. Hindi po. Kasi may solution naman. Natutulog siya dito pag gabi na. Tapos pag inuuwi namin, hindi naman siya nagigising. Tulog ulit doon. Tapos gigisingin niya. Gigisingin namin ulit para pumasok. Ayun, may solution. Lahat ng problema mo may solution. Kasi hindi ka bibigyan ng problema na walang solution. Diba? Yung mat nga may solution. Diba? Kahit pagkahirap-hirap ng mga haba-haba ng mat problem, may solution pa rin yun. Diba? Paano ka nang yung life natin? So, kapag nagpatalo na tayo dun sa reason,
doon ka na na-stop. Na-stop na yung blessings. Na-stop na yung intervention ni Lord. Kasi hindi ka na willing eh. Lord, hindi ako makakagawa nito. Mga ganong bagay. Kasi may trabaho ako. Yan. Ako po, may trabaho rin. Yan. So, i-share ko na nga. Sana hindi sila nanonood. Ay, guys lang. Ako po, yung work ko, for now, medyo nag-hinder na siya sa ministry. So, lagi namin pinagpipray mag-asawa. Dapat ipag-pray, di ba? Dapat nagde-devotion. Kasi pag may problema ka, hindi ka pa nag-devotion. Paano ka sasagutin ni Lord? So, nagde-devotion kami. Every now and then, humingi kami ng word kay Lord. Doon ako confirm kung ano yung mga plano namin sa buhay. Ayan. At yung work ko, spoiler na lang po. Spoiler na lang muna. Ayan. So, hindi ka goes with the flow. Diba? Go with the flow na lang nung sa mga estudyante. Tara, kating tayo. Tara, ML tayo. Tara, laro tayong basketball. Huwag na tayong umaten ng last subject. Wala naman. PE lang naman yan, di ba? So, nag-go with the flow ka. So, ako lang maiiwan. Eh, basketball yun. Ako, wala akong kalaban. Di ba? Pero, thank God, kung ikaw yung tao na hindi nagpapa, nagpapabudol sa iba. Di ba? Hindi ka nagpapabudol na, eh, gawin mo na to kasi ginagawa naman natin. Hindi ka naman makita ng leader natin eh. Yeah. Wala naman si pastor. Hindi ka makikita, di ba? Come on, di ba? At alam ko, nagawa na natin yun. Ako nagawa ko na rin yun. Yung hindi ko sinunod yung leader ko. Dahil may mga bagay ako na priority sa buhay. Yan. At nag-go with the flow ako minsan. Na hindi ko na iniisip kung ano yung gusto ni Lord para sa akin. Yan. So, i-discern natin mga kapatid. 18 na. Accountable. Ang isang firm wise builder ay may accountability. So, is in everything that we do our best. At kung may mali, accountable ka. Umaamin ka na may mali ka. Hindi yung, di ba, siya kasi. Siya po kasi. Ay, hindi po ako yan. Siya kasi. Nagkamali siya dito. Ganun. Pero hindi ka accountable. Dapat accountable ka. Oo po, ako nagkamali. Pasensya na po, nagkamali ako. Ganun. Dapat humble ka. Accountable. Di ba? So, meron ka din dapat healthy boundaries. Boundaries. Ayan. Ayan. Healthy boundaries. Ano bang ibig sabihin nito? Allow each person in a relationship or family to communicate their wants and needs while also respecting the wants and needs of others. Diba? English. Ang sinasabi lang dito, may limitation ka. Hindi doon sa buhay mo, kundi sa pakikipag usap mo, sa kipag-communicate mo, sa kipag-relationship mo sa ibang tao. Dapat marunong kang magsabi ng no. Yes. Sander, tara. Outing tayo. Pero, tinamaan yung Sunday. Dati ganun. Dati ganun ako. Ay, may online naman. Makikinig na lang ako habang nasa biyahe tayo. Which is dapat hindi. Kasi, dapat marunong kang mag-set ng boundaries. Okay, kasama mo sila. Okay, may ginagawa silang masama. Pero ikaw, hindi ka dapat na-impluensyahan. Diba? Ano ba? Tara, kating tayo. Yung kating na lang. Tara, kating tayo. Tara, let's go. Diba? Ikaw, sabi mo, hindi. Hindi tama yan. Diba? Tara, mag-motor tayo. Balik tayo sa motor. No? Ay, wala ka namang lisensya. Ikaw mag-drive, sabi nung kasama mo, di ba? Ikaw mag-drive, back ride ako.
pero wala kang lisensya. Sabi mo, no. Hindi pwede yan, bro. Sa likod ako, ikaw may lisensya, sa harap ka. Ikaw mag-drive. Diba? At lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, lahat mo mabalik yan sa atin. Diba? Gaya ng sabi natin kanina, nagiging impokrito na tayo. Na kung ano lang yung maganda sa atin, diba? Minamanipulate natin yung kung ano man yung verse or ano man yung teaching sa atin para mag-fit sa atin. Ako, okay lang sa akin ito. Pero sa disciples ko, hindi. Di ba? Sabi ni Pastor, mag-devotion. Ah, hindi, leader ako. May work ako, hindi dapat ako. Di ba? Nakalimutan ko mag-devotion. Di ba? May exception. Pero dapat hindi. Dapat wala. Yan. Okay? And last but not the least, kapag ikaw ay firm, meron kang respect for authority. Diba? Obedience is usually the best way to show respect. Diba? Nag-o-obey tayo. Gaya kanina, diba? Yung walang lisensya. Sino ba nagsabi na pag wala kang lisensya, bawal ka mag-drive? Tatay mo ba? Diba? Sino? Ayan, government, di ba? Kaya may regulation na ganun para sa safety natin. Hindi mo ipagpipilitan na, hindi, dyan lang naman ako pupunta dyan sa bibili lang ako ng mommy. Ayan, di ba? Pero wala ka pa rin lisensya eh. Kahit anong mangyari, wala kang lisensya. So, hindi ka nag-helmet kasi ito yung reason mo. Wala namang nanguhuli. Wala namang checkpoint dun sa pupuntahan ko, dun sa Cardona. Di ba? Pag pumunta ka doon sa Angono, meron, may checkpoint doon. Mag-helmet ka. Pero pag wala, di ba nung ginagawa natin minsan? Sa siko. Yung siko mo yung may helmet, di ba? Kawawa naman yung siko mo pag nadisgrasya ka, di ba? Yung siko mo, love na love mo yung siko mo. Di ba? So, ito yung ano natin, i-reflect natin. Kasi without order, little would be accomplished. Without authority, there can be no order. Kaya po ginawa yung mga rules na yan, kaya po ginawa yung manual na to sa buhay natin, para alam natin kung ano yung gagawin natin. Para alam natin kung ano yung bawal at hindi. Kung ano yung alam natin kung ano yung tama at hindi. At alam natin kung ano yung gusto ni Lord at dun sa ayaw niya. So, kapag nag-stand firm tayo, 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13. Ayan po. Ito na po yung aking pangwakas. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Diba? So, pag nag-stand firm ka daw, be careful that you don't firm. Huwag kang magko-compromise. Huwag kang magko-compromise at yung mga temptation dapat ma-overtake mo yan. Di ba? Which is common sa ating lahat. May temptation. Pagbukas mo ng FB, may temptation. Hindi na kasi na-filter masyado. May mga temptation dyan. At kung ikaw nagpapa-give in ka sa temptation, magnilay-nilay ka, baka hindi ka na wise builder. Baka iba na yung foundation na binubuo mo. Na hindi mo na sinosurrender yung buhay mo kay Lord. Kasi itong Bible na to, mga kapatid, gaya ng sabi natin nung umpisa, it is our manual. Live and function according to the manual. At hindi mo malalaman kung ano yung laman ng manual natin kung hindi mo babasahin. Kung makikinig ka, pero hindi mo gagawin. Absolute po siya. Ito po yung blueprint ng buhay natin. Nandito nakalagay yung plan ni Lord. Nandito nakalagay yung process kung paano tayo mamuhay. Nandito nakalagay yung plano ng lahat.
At isa lang gagawin natin. Lalakaran na lang natin siya. Ibang ganda nun. Sabi ni Lord sa Jeremiah 29:11, "For I know," alam niya, di ba? "The plans I have for you. Plans to prosper you and give you hope." Di ba? "Prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So yung hope po na sinasabi ni Lord dito, yung hindi mo pa nakikita, yung hindi pa nasasagi sa isip mo, na kung ano man ang hinihiling mo, hinihingi mo ngayon, mas better pa yung ibibigay ni Lord. Pero isa lang ang requirement ni Lord dyan, na siya ang maging foundation mo. Na maging wise builder ka. Na maging firm ka in all your decisions, in all your actions, in all the things na naririnig mo, nababalitaan mo, kay Lord lang dapat. Balik tayo, mga kapatid. Balik tayo dito. At magiging makapangyarihan lang to kung gagamitin mo. Kung babasahin mo kung ano yung sinabi ni Lord dito, kung ang gagawin mo siya. Kasi kung pinang-display mo lang, yun ang panakot sa mga aswang, mga ganun. Diba? Or naka-display lang yan sa kwarto mo, sa drawer. Wala pong visa yan. Sabi ni Lord, "I know the plans for you." Diba? Sabi niya dito, "Prosper." Ang prosperity po, hindi lang pwede-pwede na. Abundance po yan. Sabi niya, hindi ka mapapahamak. Walang harm na darating sa'yo kapag sinusunod mo ang manual natin. So let's stand on our feet today and let's worship the Lord. Nilay-nilay tayo, mga kapatid. If tayo ba ay nagiging foolish builder na o wise builder pa rin. At pwedeng-pwede tayong bumalik. Pwedeng-pwede kang humingi ng tawad. Kaya ngayon, let's worship you. Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart, I'll pour my love on you. It praises like perfume, I lavish my on you, till every drop is gone, I pour my love. Like one upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart, I pour my love on you. It praises like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone, I pour my love. Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart, I pour my love on you. It praises like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone, I pour my love on you, on you, on you. For you, Lord,
Water from my heart, I pour my love on you. In places like perfume, I lavish mine on you. Till every drop is gone, I pour my love like water upon your feet, like wine for you. Like water from my heart, I pour my love on you. In praises like perfume, I lavish mine on you. Till every drop is gone, I pour my love on you. Yes, Lord. Lord, we are pouring our love to you. Lord, in everything that we do, ikaw po ang magiging pundasyon ng lahat ng gagawin namin. Lord, we will build on your words, and Lord, we will walk on it. Lord, we will do everything that you teach us. Everything na ayaw mo, hindi po namin gagawin, Lord. And Lord, I know that everyone of us may mga binagpipray ngayon. Lord, gabayan mo po kami and do not allow us to become a foolish builder, Lord. A foolish builder. Lord, gawin mo kaming wise builder sa lahat ng pagkakataon. Lord, give us the strength, the courage to resist everything, Panginoon, na nakakasama at nakakapagpahiwalay sa inyo, Panginoon. And Lord, gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin araw-araw through your words in the Bible, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, for all of these things. And thank you for the revelation na binigay mo sa aming araw na to. Maraming salamat po. In the name of Jesus, Amen.